Umakyat na sa 10 ang patay sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Pahirapan ang search at rescue operation, lalo't patuloy ang pagbuho ng lupa. At live mula sa Maco, Davao de Oro, nasa frontline ang balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, bago kami makarating dito sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro, kaliwat ka ng landslides muna ang bubungad sa kalsada. Kinailangan din ayong maglakad ng halos 2 kilometrong layo at pumanik sa ilang bahagi ng bundok, makarating lang at eksklusibong mapasok itong naturang Ground Zero. Walang ibang maririnig sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro, kundi ang ugong mula sa mga backhoe. Tunog ng pag-asang makakahukay pa ng mga katawan ng taong natabunan ng buhay sa malawakang landslide noong Martes ng gabi. Oras na may makitang bakas ng katawan, dito na mano-manong papalahin ng mga rescuer. Nitong umaga, may bahagi pa nga ng kamay na nakuha. Makikita rin sa paligid ang mga sirang bahay, nadagan ng kabuhayan at mga hindi na mapakinabangang sasakyan. Pati ang barangay hall sa lugar, hindi na nga makilala sa tindi ng pinsala. Nahukay na rin ang 2 bus at jeepney na puno raw ng mga pasahero ng magka-landslide. Sa lala ng sira, hindi mo maiisip kung paano pa makakaligtas sa mga sakay nito. Lampas tao, lampas bus, lampas 5 palapag na gusali. Ganyang kalaki, kung karami, yung dami ng lupa, bato, at bahagi ng puno na tumabon sa ilang mga bahay at daanan rito sa Barangay Masara. Sa lawak ng impact, posibleng kulang daw ang 1 buwan bago ma-clear ang lugar. Walang oras sa sinasayang ang mga pulis, militar at mga rescuer na galing sa iba't ibang bayan, pati na ang ilang tauhan ng mining company. Shifting na rin kung sila'y magtrabaho, wala lang mapalipas na pagkakataon. Katuwang nila ang ilang survivors na nagtuturo sa mga natabunang bahay. Isa rito si Julius na umaasa pang mahuhukay ang misis at 3 anak. Magbo-birthday pa naman daw ang kanyang panganay sa February 14. Gusto ko lang sir, makita yung pamilya ko, yun lang gusto ko. Yun lang, wala nang ano, yun lang. Mahal ko yung pamilya ko sir. Bandang tanghali, may nakuha pang 2 katawan. Sa pinakauling datos, umakyat na sa 10 patay sa landslide, habang 31 sugatan at 49 pang nawawala. Isa sa mas nagpapahirap sa ginagawang retrieval operations ng mga otoridad ay itong mga naglalaki ang tupak ng bato na nakasamang tumapon dito sa mga bahay sa barangay. Isa pang problema, ang bigla-biglang insidente ng pagguho muli ng lupa. Ito na rin ang 3rd beses na nagkaroon ng malawakang landslide sa lugar. Una noong 2007, nasunundan noong 2008. Kaya pagtataka ng Office of Civil Defense, paano pa dumami ang mga bahay na nakatirik? Parang dead issue na ito kasi wala nang dapat tao. Ang mga tao, no, pupunta pa din dyan kasi yun na yung nearest area to the mining site where sila nakapaghanap buhay. Paliwanag ng Davao de Oro PDRRMO, maraming residenteng bumabalik sa lugar kahit pinaglaanan na sila ng pabahay. There is this so-called no habitation policy. So ito yung mga bagay-bagay na kailangan din namin i-review ulit. Yung mga nandyan na mga residente natin na nandyan are actually settled already in Kinuban. May GK Village po yan sila. Yung, well, you cannot prevent them from going back kasi meron din silang mga livelihoods. Mm-hmm.
Julius, tuwing gabi kinakailangang suspindihin muna yung ginagawang search, rescue and retrieval operations para na rin sa kaligtasan ng mga rescuers. Bagamat limitado, ipagpapatuloy naman daw nila ito sa mga darating na araw or bukas no ulit. At the same time, may mga dumating na rin tauhan ng NBI dito sa lugar para tumulong sa pag-identify ng mga nakukuhang katawan ng mga biktima. At sinisiguro pa rin naman ng lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng tulong sa mga naapektuang residente. At kasabay din yan, and dito muna nananatili sa mga evacuation center sa mga paarala na nasa 5 hanggang 6 na kilometro yung layo mula sa ground zero itong mga residente ng Barangay Masara, maging yung mga kalapit barangay na pinuwersa na munang umalis para na rin sa kaligtasan dahil sa mga nangyayari pa ring landslide dito sa lugar. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.